sinasabi ng Panginoon, hindi ka pa humihingi. Alam na ng Diyos ang iyong kailangan. Kasi hindi pa man meron ng biyaya na sa atin ay nakalaan, ipupusko, nakapangalan. And to whatever blessing God has put your name on, sa'yo lang yun. Kahit anong mangyari, hindi niya ibibigay sa iba yun. Sa'yo lang yun. Kaya may batayan yung sinasabi natin. Kung para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi para sa'yo, ano man ang gawin mong pilit, hindi mangyayari para sa'yo. Mangyari man, ikalulungkot mo. Pero kung para sa'yo, ano mang gawing pilit ng ibang tao na masunod ka, darating at darating sa'yo. Para sa'yo. Pwede kang sulutin ng iba, pwede kang dayakin ng iba, o pwede ikaw mismo magkasala at magkulang talaga. Pero kung babawi ka lang, babangon ka lang, magme-make up ka lang, ang biyayang para sa'yo ay para sa'yo. Kung pwedeng madelay, pero mararanasan mo. O kung hindi man, mararanasan ng mga taong mahalaga sa'yo. E sana mga kapatid, ito ang magbigay sa atin ng pag-asa. Lalong-lalo na sa mga nakararamdam ngayon na tayo'y napag-iiwanan na. Tagal mo nang walang anak. Ang tagal mo nang may sakit. 40 ka na, may jowang walang ka. Ang tagal na ng problema sa iyong pamilya. Ang tagal mo nang naghahanap buhay, nagtatrabaho, pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin umaasenso. Ang bigat nito, lalong bibigat ito kapag may makikita kang iba na sa love life, sa business, sa family ay masaya kahit ngayong panahon ng pandemya. Huwag ganun. Huwag mong ikukumpara ang iyong sarili sa iba. Yung blessing nila, walang kinalaman sa blessing mo. Yung blessing nila, hindi binawas sa blessing na para sa'yo. May para sa'yo. Nagkataon lang na nauna sila. Pero huwag ka, hindi mo alam kung anong pinagdaraanan nila. Kaya huwag mo silang pakialaman. Walang kinalaman yung blessing nila sa blessing na para sa'yo at sa iyong pamilya. Basta, laban lang.